balikan po natin si Aljo Bendijo live pa rin po sa Manila sa pagpapatuloy po ng ating pagbabalita tungkol pa rin po sa Bagyong Rod. Aljo? Yeah, Dayan and Gab, kasama natin si Mark Gamboa ngayon. Siya ay nangunguna sa Yes to White Sand Philippines. Mark, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din Rise po. Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning po. Nakita natin, mga kaibigan, uulitin ko po ha. Wala pong nangyaring washout. Hindi po totoong nagkaroon ng wash away. Intact pa po itong Dolomite White Sand dito po sa bahagi ito ng Ross Boulevard. Si Mark naman, simula nang nailagay yan, ay nakatutok siya araw-araw. Ngayon, binalikan niya matapos ang hagupit ng bagyong Rolly. Andyan pa. Andyan pa. Wala pong nangyari. Mark, ano mong sasabi mo ngayon na binalikan mo siya after ng bagyo kagabi? Kahapon po kasi sa social media, ang dami pong mga tao sinasabi, last day niya ng Dolomite, last day na ngayon, mawawash out yan, mawawala yan. Ngayon po, kita nyo naman po, nandyan pa rin po. Kahit po tumama na po yung Rolly, nandyan pa rin po yung white sand po natin. Ang nakakalungkot nga po, kesa sila po ay mag-alala dun po sa mga kababayan po natin sa Bicol o sa South Luzon, ang mas iniisip pa po nila, ito pong Dolomite po dito. Tingnan nyo naman po, nandyan pa rin po hanggang ngayon. Okay, so anong mensahe mo sa lahat ng hindi natin pwedeng pigilan ang lahat na mag-bash, no? Gobyerno tungkol dito sa inalatag na Dolomite White Sand. At sinasabi nila kapag ginagupit na malakas na bagyo, ang bahaging ito ng Metro Manila, mawawala na yan, tatangay na lang alon. Pero andyan pa, Mark, again. Sa akin po, sana po, suportahan na lang po nila yung programang ito ng gobyerno dahil napakagandang proyekto po nito. Okay. Talagang, tingin nyo naman po, walang basura, mas maayos po yung tubig, and yung white sand po, nandyan pa rin. And mas mag-focus po tayo dun sa tulong po sa mga kababayan po natin na nasalanta po sa Bicol. Okay, sige Mark Gamboa ng Yes to White Sand Philippines. Thank you so much sa suporta. Yan mga kaibigan, ha, walang basura, Dolomite remains intact. Nakikita natin doon sa unahan, yan yung mga geotextile tube na more economical than traditional method.